Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong tayo'y nasa panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, kundi pinili rin niyang mapabilang sa isang pamilya. Naway tanda natin kung paano ginawang banal ng Diyos ang pamilya. Simpleng pamumuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawang ibinigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazareth. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria, Jose at mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulang ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyong, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kaloob ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang magpalumitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautosan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautosan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo na nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay
hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hiningi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa, liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo ay para na rin tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae ng pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay, ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay dumaan sa isang pamilya. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. At sino yung tinutukoy natin na mga banal na mag-anak? Si Jesus, si Maria, at si Jose. Sinasabi natin na ang pamilya ni Jesus o ang pamilya ni Jesus, Maria, at Jose ay banal. Pero hindi natin sinasabi na ang kanilang pamilya ay perpekto. Kung tutuusin naman mga kapatid sa buhay natin dito sa lupa, wala naman talagang perpektong pamilya. Walang perpektong asawa, tama po ba? No? Walang perpektong anak. Walang perpektong manugang. Lalong-lalo nang walang perpektong biyenan. Dahil wala naman talagang perpekto sa mundo na ito. Ngunit sa araw na ito, tila merong ipinapaalala sa atin. Si Maria, Jose at si Jesus, sa kanilang buhay bilang isang mag-anak, nakaranas din sila ng napakaraming pagsubok. Nakaranas din sila ng hirap. Lalong-lalo na si Maria, sa kanyang buhay bilang ina ni Jesus, nandoon yung kanyang pagdaramdam. At yan ang sinabi ni Simeon sa kanya. Sa madaling salita, hindi rin naman naging perpekto ang buhay ni Jesus, ni Maria, at ni Jose dito sa lupa. Pero kailanman, sa kabila ng pagiging hindi perpekto, sa kabila ng napakaraming pagsubok, ang kanilang pamilya o ang kanilang mag-anak ay banal. Bakit? Dahil kailanman hindi nila inalis sa buhay nila si Jesus. Kailanman hindi nila inalis ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kailanman
hindi nila inalis ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, yan din ang hamon sa atin sa araw na ito. Hindi perpekto ang mundo, hindi perpekto ang buhay, pero ang Diyos ay mabuti. Kaya ang ating pamilya, ang ating mag-anak, pwedeng maging banal dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, magandang tanungin sa pamilya natin, sino ba ang sentro ng pamilya natin? Sino ba ang sentro ng mag-anak natin? Magandang tanungin yan sa panahon natin ngayon. Bakit? Maraming mga pamilya ngayon na ang sentro ng kanilang buhay ay maging mayaman. Magkaroon ng napakaraming ari-arian. Pero mga kapatid, ipinapaalala sa atin na yung mag-anak ni Jose, Maria at Jesus, simple pero buo. Simple ngunit makabuluhan. Simple ngunit puno ng kahulugan ang kanilang pamilya. Bakit? Dahil kailanman hindi nila inalis ang Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, hindi mawawala ang pagsubok. Hindi mawawala ang problema. Pero alam din natin na hindi mawawala ang Diyos sa buhay natin. Kaya ngayong araw na ito, yan ang ipanalangin natin. Huwag lang natin ipanalangin na maging masagana yung ating pamilya. Kundi ipanalangin natin na ang buhay natin, ang pamilya natin, ang mag-anak natin, maging banal. Dahil sino ang nagpapabanal? Si Jesus. Sino ang nagpapabanal? Ang Diyos. Yun po yung una. Ano po yung pangalawang bagay na magandang mapagnilayan? Ang nagpapabanal sa isang pamilya ay ang mga taong hindi nakakalimot. Uulitin ko po ha. Ang nagpapabanal sa isang pamilya ay ang mga miyembro nito kailanman hindi nakakalimot. Sino ang hindi kakalimutan? Alam natin yan. Ang Diyos. Dahil ang Diyos puno lagi ng pagpapala, puno lagi ng biyaya sa ating pamilya. Pangalawa, sino ang dapat nating hindi kalimutan? Ang ating mga magulang. Alam niyo po, isang bagay na kinalulungkot ko minsan, na kapag ang anak naging matagumpay na sa buhay, kapag ang anak nakuha na ang gusto sa buhay, kinakalimutan na kung saan siya nagsimula. Kinakalimutan na kung saan nanggaling ang lahat ng kanyang pangkabuhayan. Meron ako napanood sa isang video, isang noontime show. Tinanong siya ng mga host, sabi, Nay, ano bang mensahe mo sa mga anak mo? Ang sabi ng nanay doon sa palabas, Mga anak, buhay pa ako. Bisitahin niyo naman ako. Mga anak, buhay pa ako. Bisitahin niyo naman ako. Marami sa panahon natin ngayon, madaling makalimot. Pero anong sinasabi sa ating mga pagbasa? Ang mga anak na marunong mag-aruga sa kanilang mga magulang ay tunay na pagpapalain ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay membro ng pamilya, sa mag-anak ninyo, panawagan sa iyo ng Diyos, huwag kang makalimot. Si Jesus bilang Diyos, kailanman hindi niya kinalimutan ang mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang amang si Jose. Di ba ang buhay ni Jesus, naging karpintero din siya? Sa buhay ni Jesus, kailanman hindi niya kinalimutan
ang mga bagay na itinuro sa kanya ni Maria. Kaya nga, di ba sabi sa ating ebanghelyo, ang batay lumaking malakas, marunong, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dahil kailanman, kahit si Jesus bilang isang Diyos, hindi kinalimutan ang mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya mga kapatid, siguro sa araw na ito, lahat naman po tayo dito naging anak. Magandang bumalik sa mga magulang, sa ating mga magulang, at tayo ay magpasalamat sa kanila. Pasalamatan natin yung biyaya, yung pagpapala, yung mga pagpapalaki na ginawa sa atin. Tandaan natin, wala namang perpektong pamilya. Walang perpektong magulang. Pero tandaan din natin, kailanman ang Diyos naging mabuti pa din sa atin. Yun ho yung pangalawa, huwag makalimot. Panghuli at pangatlo, bilang isang pamilya, sino po ba ang bumubuo sa pamilya? Marahil sasabihin ng ilan, Father, ang bumubuo sa pamilya, ama, ina, anak. Diba? Pero tandaan natin, ang tunay na bumubuo sa isang pamilya, kasama ang mga miyembro nito, ay ang pag-ibig na namumutawi sa isang lugar. What makes your family a family is the love or the presence of love within the members of the family. Kaya nga minsan, madaling sabihin, magkapamilya tayo, magkamag-anak tayo. Pero ang isang tunay na magkapamilya, laging nagmamahalan, hindi nagsusumbatan. Ang totoong magkakapamilya, laging nagmamahalan, hindi naglalamangan. Ang totoong magkakapamilya, laging nagmamahalan, hindi nagkakawatak-watak. Parang asama po ng tingin niyo sa akin. Pero di ba ganun naman ang taong pamilya? Kung may pag-ibig sa bawat isa, ang mamumutawi, respeto. Ang mamumutawi, malasakit. Pero oras na tinanggal natin ang pag-ibig, nagiging makasarili, galit, puot. Yan ang laman ng ating mga puso. Kailanman sa buhay ni Jesus, Maria at Jose sa kanilang mag-anak, sa kabila ng hirap ng buhay, ang namutawi, pag-ibig. Nawa, yan ang ipanalangin natin. Huwag lang maging masagana, ipanalangin natin na ang pamilya natin mapuno ng pag-ibig. Mamayang gabi, magme-media noche kayo. Marahil kukumpletuhin nyo lahat ng prutas, lahat ng bilog. Pero sana rin, kasama nito ay yung paglilinis ng ating mga puso para ang mga puso natin hindi mapuno ng sama ng loob, hindi mapuno ng galit, hindi mapuno ng puot, kundi mapuno ng pag-ibig. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may pamilya. Kagaya ni Jesus, dumaan sa isang pamilya. Pero ano ang bumubuklod sa isang pamilya? Una at pinakamahalaga, ang Diyos. Pangalawa, huwag kakalimutan, huwag makalimot. At panghuli, ang bumubuo sa pamilya, ang bawat miyembro nito na puno ng pagmamahalan sa isa't isa. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ating ipanalangin sa Diyos. Mahal na po ang Jesus Nazareno, gawin po ninyong banal ang aming pamilya.
gawin po ninyong banal ang aming mag-anak. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumula ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pagkipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkataon naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lupa,
available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos at ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo para sa pagbabasbas sa mga pamilya. O Panginoong Diyos, kasiyahan ng iyong mga biyaya, ang mga anak na naririto, na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazareth, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ang iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.